Nakano lang dito na tayo. So palayan nga ito at andito nga si squatter ngayon. Kayo mama ni ano? Ni squatter? Wala bang sakyan ni ba yun? Mapasukan, naghahanap po. Naghahanap agad po siya. Hindi ko po sinabi na nahalata na lang po nila. Pasensya po magpapa. Hindi ko po siya natulungan. Ito nga magbabagong taon. Hikers Mission. Talaga nakakalito. Kasi kagaya nito, may kaliwat kanan pa. Tapos dito rin sa... Op, kotse. Ano talaga? Laya yung mga puno dito, no? Laya. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yun ulit sa kalam. Ayan po, at nakaikot po kami sa dulo kasi may dulong bahay na may sasakyan din, nakaikot kami. Ang hanap buhay talaga dito, puro gulay. Wow.
daw, puro gulay. Yan. Ababa ako yaw, para kung sakaling mairampa mo sa ano. Tigas-tigas ba? Bagay. Ay, matigas-tigas pa yaw. Gaso? Diyan na? Alright, mga kanoli. Dito na tayo. Wala bang sakyan ni Bayo? Di na agad? Tama ka? Sama ko yung pamangkin ko. Okay, sasama si Bayo. Ay mga kanoli, andito na tayo. So palayan nga ito at andito nga si squatter ngayon na ano, nag-i-stay daw. Na ninirahan. Ayan o. Si papa mo. Alright. Ayan o. Ayan. Na tayo. Ayan. Hindi na agad ng gwapo yan. Daming itik oh. Palayan. Hello po. Ayan. Kayo yung mama ni ano? Ni squatter kung tawagin. Ayan. Ayan. Dito tayo mga kanon. Sama ko yung pamangkin ko. Ayan. Daming ano yan. Ito yan. Kumusta? Okay lang po. Tataba ng palay. Ah, tataba nga eh. Okay na po ka muna kin. Ay, kayo na po ano to? Bahay din. Ito. Ah, sa inyo din po. Ah, si Kuya, ang mister niyo po. Magsasaka. Kanino pong sakahan yan? Ano lang kami dito? Caretaker. Ah, caretaker lang po kayo? Matagal na po kayong caretaker? Ayos. Sige lang po, salamat. Anong natanin-tanin yung mga gulay? Gulay at saka mga palay. Mga palay. Ayun, si Bayaw. Kasama ko si Bayaw. Kasi kailangan namin yung sakya na medyo pang rough road eh. Oh, squatter, kumusta? Ah. Okay naman. Asan yung ano mo? Yung sawa mo? Asan? Nagtatanim? Oh, at least masipag. Ayun, naka polo shirt na yon. Or at least tumutulong. Di ba? O, kumusta? Okay lang. Big, ano mo na yung nakaubad? Ilay mo. Ayan. Ano, pamang, ano mo yon, kapatid mo? Hmm. Tayo okay lang dito kayo? Upo ba? Ayan. Sabi kayo ni squatter. Ayan. Kailan ka pa dito? Nung... ano natin? Bago magpasko. Apa, bago magpasko. Ah, matagal na pala. Bago magpasko. Bago magpasko pa dito. Hmm. Tumaba ka, squatter? Maya-maya kain. Ha? Maya-maya kain. Hindi naman pwedeng pagutuman at buntis. Buntis, mga kanuli si squatter girl. Ayan. Ilang buwan na yan? 8. Kailang mga anak? February. Mm. Ayun, siyempre counting kwento, tanong. Ano sabi ni papa mo nung malaman niya na buntis ka? Ano naman po, nagalit, pero wala naman daw pong magagawa, nandiyan na po eh. Kawawa naman daw po yung bata kapag hindi ano, matutuloy. Ba't ka ano, umalis muna doon sa inyo? Umalis ka ba o pumunta ka muna dito? Pumasyal po kay mama. Ah, pumasyal ka lang. Pumasyal lang po pala dito si squatter girl. Ayan, so 8 months na pala yung kanyang ano? 8 months na yung kanyang dinadala. Babae, lalaki? Lalaki. Alright mga kanuli, at sabi nyo kasi mag-update ako sa mga angel. At nung kahapon, saka kanina,
nag-message na ako sa kanila. At nabanggit nga ni Squatter Girl na nandito siya sa mama niya. At nag-message siya, sabi niya, Kuya Noli, may aaminin ako sa'yo. Sabi ko, ano ba yun? Ano maka kung nangyari? Ganon, ganon. Sabi niya, Kuya Noli, ano? Baka naman magalit ka o ganon. Sabi ko, hindi. Sabi niya, buntis ako, sabi niya. Ay, sabi ko, ano? Nandyan na yan. Alangan naman na ano yun nyo pa kasi nandyan na. Saka wala naman ako karapatan na magalit, di ba? Ba't ako magagalit? Di ba? Ayan. Nung nalaman mong buntis ka, ano naging reaction mo? Punso! Squatter. Hindi po. Tinago mo ba o ano muna? Tinago ko muna po. Ilang buwan mo tinago sa papa mo saka sa mama three mo? 3 months. 3 months? Paano mo sinabi sa papa mo saka sa mama mo? Hindi ko po sinabi. Nahalata na lang po nila. Tinatago po kasi na tatakot ba ako baka po kasi hindi po ako tanggapin ni papa. Tapos yung nahalata na ni papa mo, ano sabi niya? Paano, ikaw ba nag-una nagsabi o si papa mo? Siya po. Ano pa, ano pagkakasabi ni papa mo? Sabi ni papa, wag ko na daw po itago, lalaki rin din po yung siya. Tapos kinausap niya po yung asawa ko. Tapos, nung kinausap niya yung asawa mo, ano sabi niya yung mister mo? Papa, nagkita naman niya po, magsisipag po siya. Kakayanin niya naman daw po. Magsisipag? Murang edad ka. Naalala mo, nung si Kuya Noli nag-asawa noon, 19 years old din ako noon. Kaya nga lang, nagsipag talaga si Kuya Noli. Naghanap buhay. Ituring mo na lang na blessing yan. Huwag ka ma-depress. Kasi nandyan na yan eh. Ano sabi ni Kambal sa'yo, ng mga kapatid mong lalaki? Masaya naman po. Tanggap naman po nila kasi po. Hindi naman pwede nilang hindi... Nandito na eh. Si mama mo, paano mo sinabi kay mama mo? Nalaman niyo na lang po yung sinabi ng mga kapatid. Nahiya din po sa kay mama. Kasi bilang bunso nga. Nangako din ako sa kanila na ganito. Hindi po ako agad mag-asawa. Kasi po no chance. Anong salubin mo bilang nanay? Sa akin, wala pong magagawa. Basta ang lagi payo ko sa kanila, ayusin nila yung buhay nila. Magsama silang maayos. Kung hanggang ngayon, kung hindi pa nila kaya, nga sabi ko, dito muna kayo. Nandito pa naman ako. Yan ang ano ko sa kanya. Kaya sabi ko, wag lang yung mag-away. Laging mag-uusap sila ng maayos ba para maganda yung samahan nila. Nanay ka na, Squatter. Kahanda ka na ba talaga? Opo. Handa na po. Hindi naman pwedeng sumuko eh. Dati, ikaw na nag-aalaga dun sa mga... Pamangkin mo. O ngayon, ikaw na mag-aalaga sa sarili mong anak. Kumain ka kuya dyan. Ayan, ano? Kuya po. Ah, kuya mo. Ayan po, maganda yung lugar nyo eh. Ano po mga tanim yung gulay? Sila, yung kuya po, ang tanim nila na gulay. Yung sa kanya lang, ano pa lang, sili at saka kamatis pa lang kasi hindi pa siya nag-ano ng mga kaya ganun, tanim niya. Sa amin, ipinatay ko na yung sitaw ko at magbabago, baguhin ko na. Ilan taon na po kayo nakatira dito? Nasa 7. Ang tagal na. Swerte nyo, may nagpapaano ng lupa. Kami naman po ang nag-asaka. Kayo nagsasaka? Paano hatian po niyan? Pagka naka-isang daan dosis sa amin. Pag naka-isang daan dosis sa inyo, hindi po dito binaba? Pero malakas ang hangin kasi open area to eh. Malakas ang hangin, pagkahangin lang malakas. Kaso lang pagkadating dito hindi na ganun kasi marami namang puno sangga eh. Ayan, at sabi ni Squatter sa akin kanina, Kuya Noli, sorry. Sabi ko bakit? Kasi hindi ko natupad yung pangako ko, sabi niya, na hindi muna ako mag-aasawa. Sabi ko sa kanya, tao lang tayo na yun nga, di natin alam yung mangyayari ngayon at bukas. Ayun po yung mister mo. Ayan si ate. Baka may gusto kang sabihin sa mga viewers. Squatter. Sa mga viewers pala, kaya Noli, pasensya na po kung di ko po natupad yung... Sinabi mo na ganun.
Pasensya po kay Papa. Hindi ko po siya natulungan. Pasensya na po sa mga pinangakuan ko na sabi ko tutulungan ko si Papa. Pero hindi ko po naabot. Pasensya na rin po kay Mama. Kasi siyempre bilang bunso po, dapat ako po yung magtutulong sa kanila. Pero hindi ko po nagawa. Pasensya na po sa mga kapatid ko, sa pamilya ko. Kahit naman may pamilya ka na, ano naman eh. Taro mo ba na ano na marami rin ang nag-asawa or nabuntis na maaga? Marami rin nag-success sa buhay. Oo. Isipin mo lang pagsubok yan. Ayo. At hindi ka kailangan panghinaan ng loob. Kailangan magtutulungan nga silang mag-asawa. Yun lang. Pagka may ano, kapit sa magulang. Wala na yung mga ibang lapitan ko, hindi magulang kapat. Sabi niya kasi dati, magtatrabaho siya. Tulungan niya raw papa niya. Yun, kasi nga may edad na raw. Nagkita kami sa ano, sa ilakay ate niya. Nagsasabi sa akin, Mama, hindi muna ako mag-asawa. Ako ay gusto ko pang magtatrabaho para sa inyo. Lahat ng pamilya ko. Eh, di kung yun ang gusto mo, yan naman pala ang pangarap mo sa buhay. Sige. Sana marating. Mga kabataan na kasing edad mo, anong gusto mong sabihin? Huwag tapusin nyo muna yung mga pagpag-aaral nyo, mahirap mag-asawa. Lalo na kapag walang pinag-aralan, tulungan nyo muna yung mga magulang nyo, enjoy nyo muna pagkadalaga nyo, mahirap talaga. Lalo na kapag walang tumutulo. Yun lang. Salamat. Pasensya na rin kay Kuya Noli, nagsinoling din po kasi pagkatapos nyo akong tulungan, tapos nangako, hindi naman natupad. Sa mga viewers din po, sorry, pasensya na, nagtago rin ako. Ngayon ko lang inamin. Po, pasensya na. Baka mga anak ka nawala sa oras niyan. Ano yan mga entyan eh. Pinatigas na sabi ko nag-aano na yan. Walang buwan? Gwapo pa rin ba ako? Hindi. Kaya nung talaga, ano ba tumawa? Ano nga, ano ba? Ito to, pwede namang hindi. Tumataba si Kuya Noli. Pero hindi gwapo. Siyempre, kasama na. O, diba? So ay mga kanoli at alam ko marami magko-comment dito na against kay Squatter Girl, no? At hayaan na po natin, wag na po nating batikusin or komentan ng anuman kasi mababasa niya 'yon. At ako kaya nandito kasi pwede ko naman siyang hindi i-vlog talaga eh. Lalong-lalo na siyempre mapapanood niyo, ma-update na ganyan na nangyari. At dito ako para at least malaman nyo rin mga viewers ang update sa kanya. At bukod dun, masuportahan din natin ng ano, ng kahit bahagyang financial. At masuportahan din natin ng yung fighting spirit ba, na madagdagan natin na, na lumaban siya kasi nga murang edad pa. Tapos medyo siyempre hindi, yung may mga bagay na hindi niya pa abot, hindi niya bakayang maisip kasi hindi pa talaga siya matured. 17 ka ba lang? 18? 17 po. Oh, 17 years old. Yung asawa mo? 19. So, ayun mga kanuli, no? At huwag na po nating siguro normal reaction na may magiging reaction talaga kayo. Pero, hindi lang naman siya ang may nangyayari na ganito. Diba? Pasalamat tayo at kung iba yan, nilaglag yan. Nilaglag talaga yan. Hindi yan nila bubuhayin. Maraming mga kabataan na yung disgrasya lang nabubuntis, takot sa magulang na aminin na buntis ako at nilalaglag nila mga kanoli, no? So siya, buong loob, matapang silang mag-asawa na buhayin yung bata. So doon pa lang, saludo na tayo.
Kumbaga 9 months siyang alagaan bago lumabas. Ay, maganda yung lugar niyo rito. Maganda, nakaka-relax. Kaya siguro pumunta ka rito kasi medyo relaxing yung ano. Ito, iwas stress. Maganda po kasi. Mas maganda nga diyan, may mga ano pa diyan yung hindi nga lang ma ano ang punta niyo dito, pwede kayong magala diyan sa anong meron mga meron. Mga galan sa ano, mga ilog. Sabi niyo may ilog daw dito. Oo. Malayo ilog dito. Nandiyan lang ang ilog. Ilog 'to eh, tubig na 'yan. Oo. Galing sa ilog 'yan. Malalim. Malalim. Malinaw talaga. Hindi pagka pagka panay ulan, ano rin siya. Lumalabo. Na ito, lumalabo. Eh mapuno na 'yan, ilog na 'yan. Maano. Fresh air nga lang. Masarap. At ayun si Squatter Girl, no. At ang kanyang mama. Kailan ka mga anak? February. Ano ngayon? December. December, January, February. Ilang buwan na lang. At siyempre mag New Year. Kailan uwi mo dun sa inyo? Hindi ko po. Ilang dayo. Kasi ang gusto ko mangyari dito siya mga anak eh. Kasi baka mamaya pang doon wala mag-asikaso sa kanya. Oh, tama. Bilang isang ina, maganda rin yung suggestion niya na dito mga anak para masikaso nga yung kanya magiging apo. Ano sabi nung side nung mister mo? Okay naman po, tanggap po eh. Okay naman. Nung una din po hindi. Kasi po nag-aaral po yung anak niya. Pero katagalan, okay naman po. So ayan, mag ano ka lang, pray lang. At andyan naman si mama mo para i-guide ka. Andyan naman yung mga kapatid mo. Ayan. Siguro ano lang, mag-abot lang ako ng bagyang puro pang gastos mo lalo na mag ito nga magbabagong taon. Kung may kailangan mong bumili ng ano kahit na yung gatas na para sa anak mo, yung masustansya ba. Anong ano yan? Yung anmom pero kasi 8 months na yun. Yung mga vitamins sa mga yan yung ferrosulfate. Pero nakapag-check up ka naman sa ano? Sa barangay. Kompleto naman po sa check-up. Ah, kompleto naman. At least kompleto ng ano, check-up. Yung vitamins. Problema malayo at ang panganakan dito eh. Eh wala oy sa ano, Santa Maria siya naka ano ba. Pero wala namang problema ng ano sa sasakyan kasi nandiyan may sariling service dito. Ambulansya. Ay, may sariling ambulansya dito. Ay, maganda. Pero malayo pa po ba ang ospital dito? Sa Santa Maria. Ay, layo pa ay no. Pero dito sa lugar na to, na anong lugar to? Ano? Pasong Calyos. Di yung nakakasakop? Plaridel? San Rafael. May ospital naman dito na malapit. Mayroon sa may ano. Anong pangalan ng ospital yan sa ano? Karpa? O Karpa? Latit lang. Kaso lang doon siya nakaano. So ay mga kanuloy no. At yun lang. Ayan po ang update natin kay Squatter Girl. At inuulit ko no, wag na lang po natin siyang anuin, i-bus no. At nalaman ko lang 'yan kanina lang, nag-message siya ko ay nuli may aaminin ako ganun. Sabi ko ano ba 'yun? Kaya nung pagdating ko dito, hindi na ako masyadong nagulat. At akala ko nga pina-prank niya lang ako eh. Eh totoo nga pala no. Kaya nagpunta rin ako dito para makita ko rin talaga kung totoo na sabi niya na buntis nga siya. So ayan, at February siya manganganak. So tignan natin kung nandito na si Kuya Nuli niyan kasi babalik tayo ng Kamsor, ng Bicol. Kung nandito, ma-update natin siya ulit. No? Tignan natin yung kanyang magiging baby kung malusog ba or ano, di ba? At siyempre, gwapo yung asawa nito. Malamang gwapo yun. Yan. Ano ang usapan yun ni mister mo? Na sinabihan mo ba na magsipag ka, magtrabaho, ganun? Hindi ganun naman po sabihin eh. Masipag? Opo, masipag po siya. Mm-hmm. Pag wala po siyang mapasukan, naghahanap po. Naghahanap agad po siya. Nagdi-discarte po. Pero ngayon po tumutulong-tulong muna po siya dito. Gawain. Ano yung sinabi niya sa'yo na hindi mo makalimutan? That hindi mo talaga natanggi yan? Napana eh! Ano yung sinabi niya na talagang napana yung damdamin mo? Mahal niya ako. Yun lang yun! Ang bihira! Yung mga kanuli, ano lang, pampatawa na lang kasi biglang, nagulat ako, biglang umiyak eh. Kaya nga hindi ko na dinagdagan kasi iiyak nang iiyak eh. Siyempre buntis. Maya sa mama yung
pakiramdam. Ayan. Ay si Bayaw kasi may alam yan sa ano eh, sa batas. Ayong ganyan yaw na 'di ba? Pinanagutan naman kahit na minor, walang ano yan, walang kaso yung mga ganyan. Wala. Mm-hmm. Basta ako naman, hindi naghahabol yung babae, gusto naman ng lalaki. Mm. Walang problema. Yung problema mo lang diyan. Hindi sila pwedeng ikasal pa. Mm. Minor. Mm. Pwede siguro kung sa mayor, kakasal pa rin siya. Kaya lang baka magkaroon lang sila ng problema kasi nga minor de edad yung lalaki kung siya nasa majority na age niya. Tingin ko naman wala kasi kung gusto naman ng mga magulang na yan kahit minor de edad pwede. So alright, mga kanal, kasi nasa law office yan si Bayaw. Alright. Ayan, so pakasaya mga kanuli, no? At ayun, ang palang ano lang, sinasakang bukid. Medyo malayo-layo yung squatter, oh. Ilang oras pag nagko-commute kayo punta rito? Sir, mga dalawa. Ilang sakay? Po traffic. Ilang sakay? Traffic. Ay, tatlo simula dun sa Pinagpala. Tatlong sakay? Dalawang sakay dito. Isa doon. Bali. Tapos yung baba niya, saan niya lang sa kanto? Lakad na lang? Opo. Kung may susundo. Ayos. Oh, di ba? Ay, paano yun? Uwi na kami. Kailan ka uwi doon? Mag-message ka na lang. Apo. Okay. Baka makapasyal din ako doon. Okay. At salamat po at nakarating na rin po ako sa ano? Dito sa lugar niyo. Sa Rapain. Mm-hmm. Ito sa Pasong Kalyo. Pasong Kalyo. Ayan, at pang jinjin lang. Salamat. Oh. Baka salamat sa pagsundo. Thank you. Ah. Ayun lang po kami. Sige, salamat. Oh, bye, Squatter Girl. Oh. Sige lang. Oh. Wala daw gulay, nagtatanim pa lang. Daming ano. Alright, so hanggang dito lang po. Ay, hindi pa pala. Uuwi pa kami. Oh, sige na. Bye-bye. Alanganin kasi ang ano niya, hindi kami nakaano ng gulay eh. Ayan. At yung asawa ni Squatter Girl na andun, ay hindi pa natin na ano kasi busy, nagtatanim ng palay. Yan. Ayun na kami, salamat! Ingat po. So yan po. So yan, no. Napalaban na sa sakyan ni Bayaw. Pero maganda yung lugar. Ayan na si Ken. Ayan. Si Nabara. Ayan o. Napalaban kasi nga ayan o. Hanggang dun. So medyo malayo-layo pa. Halos nga baka isa't kalahating oras na lang siguro ang biyahe namin. Ayan. Right. Let's go. Ganda dito sa kanila. Ganda ka ng lugar. Peaceful talaga, tahimik. Masyado nagpagabi kasi hindi namin kabisado ang daan pa uwi. Mahirap na, saka bukod doon medyo rough road. Natin alam yung daan, siyempre yung gulong. Makaganda ng bundok. Yan o. Lupit. Ganda o. Ganda ng kuha o. Thank you.
Kung sa pagtulong ang usapan ko, yun ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masino una ba ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kung sa pagtulong ang usapan ko, yun ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masino una ba ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kuya Noli sa kalam, di tulad ng iba dyan. Kuya Noli sa kalam, matuwid lang ang daan. Nandos na patutunguan kung saan ay tulungan. Damayan dapat atularan, sadya makabayan. Wala na akong masasabi pa dyan. Pagtulong sa kapwa kayang ganapan. Kuya Noli sa kalam, lom. Dami nakakaalam, lom. Matagal na ring ramdam, dom. Sa kahirapan na may pakialam. Salamat, sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga. Huwag makinig sa iba, ba? Kaya mo yan, magtiwala. Handa kaming sumuporta. Sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang manghihina.